para ma-force yung times journey. Kasi hindi mo naman pwedeng cancelin lahat eh. Diba? Sa side dito ng Burmese Ghoul. But this is surprisingly, they took here the Grok. And as well with the Hayabusa. Very interesting lineup once again coming from the Myanmar squad, mga kaibigan. Ang hirap. Ang hirap i-pull off ng ganitong lineup given that in terms of AOE, in terms of minion wave clear, RRQ, meron sila nun. Paano ang magiging sagot dito ng Burmese Ghoul? They have to get certain pick off. May mga winning condition, guide the circling eagle. Siguro pwede nilang gamitin panghuli. Pero aside from that, ano ba ang pwede nilang panghuli rito? Reverse time, probably. Or baka magkaroon sila ng wild charge dito. Pero I may say, RRQ Hoshi, this is the draft na somehow mas madaling i-execute. May clear na winning condition from early even on to the late game. Kaya nilang sumabay. The question is, Burmese Ghoul, kaya ba nilang magawa yun on their own? Yeah, ang hirap humuli dito kung ikaw ang Burmese Ghouls. That's your point eh. Meanwhile, itong RRQ, makukunat na, mataas yung mobility, kaya pang manghuli kagad. Mm-hmm. And kayang pumatay ng solo-solo. Tama ba ako? So yeah, in terms of lineup, simple lang ang gusto ng RRQ. Dominate each lane with the damage na meron tayo and survive the team fight dahil nga makunat at mob tayo. Uh-huh. Meanwhile, sa Burmese Ghouls, para bang late game pa talaga to eh. Kasi ang gulo eh. Parang, mm-hmm, sino ngayon na magiging main tank? Grok. Is this a side lane Grok? I think so. A XP lane Grok or a gold lane Grok? Kasi parang ganun yung ginawa nila kanina with the Joed eh. Mm-hmm. Tapos, Diggy at Selena yung nagsasama. So nagulo na naman tayo, Robluna. Kasi I think itong Selena na to, hindi nga pagbebesto sa mid to eh. Totoo. Pero ito yun man, Gina. Kung mapapansin mo, totoo. Yung sinabi mo, this is a Grok. High and dry. High and dry Grok. Okay. Yeah. Grok side lane para kay Ruby Didi. Ang ibig ko pala sabihin si Matilda, mm-hmm, na para bang hindi nga siya mid lane eh. Uy, pero okay. Na iba pala. Okay, so sinay ko pala ng Burmese Ghouls tayo, pati RRQ Hoshi. Mm-hmm. Akala natin si Ace ang magkuklod, pero si Ace pala mag-ayabusa. Oo, and it's gonna be D on the side lane. Pero ito ha, sinasabayan dito ng RRQ yung pagkuha ng buff dito ng Burmese Ghouls. So far, wala pang namamatay dito. Uy. At nagkamali ng Art of Thievery doon si D. Nagkamali si D. Napapindot siya kagad. And mabubuhay pa rin siya because of the time bombs. Wow, D. Surviving that. Yun yung ano eh, pagkapindot niya ng second skill, napapindot ka agad ng first skill para umabot. Pero time well spent yun, Kuya Manjin. Uh-oh. Ha. Kasi instead na nagpa-farm, I think isang minion wave ang nawala dito kay Diaz. Itong si Lemon on the Lapu-Lapu, hindi naman siya sumama dun eh. And that only shows na mas aggressive ngayon dito ang approach ng RRQ. Itong si Psycho, mukhang ito lang ang gagawin niya. He's gonna provide vision dito para sa side ng RRQ. Look at him. He's just looking in kung saan ang magiging rotation dito ng mid lane RRQ. Oo, inaabang-abangan niya lang. Tama ba ako, Robluna? Mm-hmm. Pero speaking of abang, inaabangan ngayon ni Ace si Lemo. Nagkaroon ng switch para kay D dito on the bottom side. Meanwhile, Kid is also here. Apat sa side ng Burmese Ghouls. Inaatake si Lemon, but Lemon will just walk away and will flicker away. Buhay na buhay. So wasted rotations para sa Burmese Ghouls dito, Kuya Rob. Kulang yung damage dito on the early game ng members ngayon dito ng Burmese Ghoul. And look at that, arrow will not connect. Ruby Didi forced to get away doon sa may turtle na yon, Manjin, as it gets reset. Pero nandito yung apat na members ngayon ng RRQ. The question, kukunin ba nila yon? Yeah, mukha nga magkaka-resetan muna yung dalawang teams dito. I like the decision right now for the side of RRQ Hoshi. Nagpapalevel lang din muna sila dito for the Khalid and the Lapu-Lapu. And of course, in a while, sasama na rin yan, Robluna. Ito kasi yun. Pero ito, ano to? Mahirap dito is dalawa yung nakakapag-farm sa RRQ. Ito, si R7. Yes, hindi niya napatay dito si Ruby Didi. But this is a harit. You know that this would scale regardless what happened. Look at the wild charge. Inuntog niya yung sarili niya. Pero siya yung nasaktan. Gusto sanang i-outplay doon ni Ruby Didi, si R7. Pero sabi ni R7, teka, marami na akong napanood na VODs, mm-hmm, sa YouTube. Para lang, dahil alam ko na mauhuli mo. Sana dapat ako. So with this, yeah, Rob, there you go. That's the damage na hinahanap mo mula sa RRQ Hoshi. This time, sila na magtitake ng maraming kills. And yeah, this Harit will probably have the time of his life.
dahil hindi siya kayang labanan ng rock ng sabayan. Oo, delikado ngayon dito ang Burmese Ghouls Banjin. As yung winning condition nila was actually to hold the early game, probably sila yung mag-set ng tempo. Kaso RRQ, handa sila dito. I'm not saying this is gonna be an outdraft kasi ganito talaga binild ito ng Burmese Ghouls. Ito, rock na to on the side lane. First time natin ito nakita on the tournament is not paying well. Hindi, kumbaga, hindi natin nakikita pa yung ambag niya on the draft ngayon dito ng Burmese Ghouls. Yeah, last time na nakita ko ang Grok side lane was with Execration. Oo. Rob Luna. And ngayon, mukhang hindi ito ang solution sa side ng Burmese Ghouls because RRQ Oshi is going wild. They will take two more kills. Plus, mukhang kukunin na rin na itong mid lane na ito. So, nalulugi talaga Rob Luna. But I think ang plano lang talaga ng BG dito is just to stay in lane. And mukhang tumama ka eh. Ito na eh, tinapatan na ng RRQ yung nagro-rotate na Matilda at Diggy eh. Kailangan nila talagang sabayan. Eh, parang mapapansin mo rin, no? Burmese Ghouls, ganun talaga yung gameplay nila. But Arrow will not connect doon, Manjin. So far, mga kaibigan, is almost a 2,000 lead manggagaling dito sa RRQ. Onto the bottom lane, 1v1 with D at yung flicker na yun. Muntikan pang mamatay. Buti na lang kamo. May purify. May purify. Si kaibigan D, nice usage of the BMI as well. Pero kamuntikan pa nga siya kay Lemon. Because of the flicker too. Saka uncontested to. Papansinin mo ha, si Lemon halos hindi pa yung umaalis on the bottom line. Let alone si R7. Ito yung nag-make sense ngayon yung draft nila dito eh. Alam nila na kaya nilang i-hold yung kanilang mga side lane with their draft. Meaning to say, mas maraming time dito mag-rotate dito sila Albert, kasama nito, sila Psycho. Itong Khalid na to, ito yung nagiging problema for the side of the Burmese Ghouls eh. Kasi lagi siyang nakabuntot eh. Nakabuntot sa mga members dito ng Burmese Ghouls. Yeah, and Psycho doing really good para dito sa kanyang Khalid. And nag-make sense talaga because of the sandwalk na meron ka din eh. Oo. Para kang merong mini Johnson. Or rather, parang meron kang Lito Wanderer lagi. Oo, tama. Para kang may Lito Wanderer pero kahit gano'ng kakabilis, tatamaan pa rin siya dito ng reverse time. Pumapasok dito ang mga Desert Tornado as actually Burmese Ghouls will box out the Khalid and they will take a free turtle. Pero, so kahit papano ha, nakakaisa pa rin ang Burmese. Pero trade-off yun, Kuya Manjin, as yung si R7, nakuha niya yung torre doon sa may top lane. Ay, naku, kasi yun hindi lang siya nasasabayan doon ni Ruby Didi. Hindi nga, actually, again, that is the main plan for RRQ Oshi to get R7 going. And nabanggit natin to kanina, Rob Luna, na paano magsi-step up si R7 against D, di ba? Ngayon, let's see, dahil may setup na gagawa dito ang RRQ. Nice shadow kill mula kay Ace, pero respetuhin na lang ng bawat isa't isa as na-dodge lahat ni Ace yung damage output ng RRQ. Oo eh. Hindi rin kasi enough yung damage pa rito ni Ace. And I may say, itong pick na lang ng Hayabusa is not really good for this certain draft nila ngayon. Kasi yung mga members ng RRQ, somehow tanky. Pero mga fighters din kasi. Kahit itong Roger na to, you could consider him as a fighter as well. Oo, parang underwhelming, no? Itong Hayabusa pick. At mukhang tinutuloy-tuloy na to ng RRQ. Mukhang ayaw pa rin sila ipaback dito. Tumama dito. Yung clothesline and yung wild charge. Lemon now with the bravest fighter. 3 procs. Pero dalawa na patay sa kanyang kampe. At ako, nag-audition na. Sabi ni Lemon, ako din. Pero okay, Lemon, with some fancy movements, flickering out to safety. Wala rin na kasi silang panghuli. Right after the reverse time, nagamit na naman ng Grok doon yung kanyang wild charge. And from there, kung hindi nila kayang i-burst down kaagad doon si Lemon, definitely that's an easy flicker out with the dash as well na kasama. Pero si Maybe rito, they're really trying to invade the purple buff ngayon ng RRQ. Maybe this time, actually nakuha nga nila as Maybe will be the sacrificial Diggy. Para dito, even though nakuha nila ang purple buff and plus nakuha pa rin ang Burmese dito yung bottom side. So kung mapansinin mo, Rob Luna, ang Burmese Ghouls, hindi sila pumibilit ng laban eh. Tumitake lang sila ng mga risky movements to the point na nabibait yung RRQ na naiiwan ng RRQ yung lane. Oo nga eh, parang nagkakasabay-sabay eh. Sa RRQ, they have a complete strategy during the early game. Parang ngayon medyo nagkakawatak-watak sila ngayon. Oo eh, parang nasa Psycho sila oh. Even though ang pangalan ni Psycho, si siya yung nasa Psycho dito ng Burmese. At ayan oh, inabang, oh grabe, look at the timing of that shadow kill mula dito kay Ace. Sinakto niya. Mm-hmm.
Kumbaga, hinayaan niya munang lumuhod ng mga ilang segundo bago niya ginamitan. And yeah, nag-agree ako sa iyo dito, Menjin. This is Burmese Ghoul. Once again, hindi naging maganda yung early game nila dito. But somehow, going here onto the mid-game, medyo na-dismantle nila dito yung formation ng RRQ. At tignan natin dito yung mga items dito ng Burmese Ghoul as the already secured two of his core items. May golden staff na yan. Meron na rin yung DHS. And also si Ace is about to build his BOD. Wow, ang taas na ngayon ng farm ng side ng Burmese Ghouls. Naitabla pa nila yung gold. Kanina RRQ. Robluna, kung iisipin mo mabuti, ang taas ng sustain ng Burmese Ghouls dito because of the shields na meron sila. At ayun na nga, isa pang may shield. Sabi ni D, meron din ako. Habang si Kid atake niya na ngayon, si R7 bumutok pa nga! Oh no! Tumatakbo na ngayon ang RQ Oshi. Ayun na yung mga chuk-chak ni kaibigang Ace. Nice arrow mula kay Vin dito. Pero makamagaboy pa si Ruby Didi. Pero sabi ni Ruby Didi, hindi na. The clothesline from hell ay i-atake niya na lang sa minions. At the camera ay tinitignan na ngayon yung mga pulahan sa base ng RRQ Hoshi. Grabe yung sakit ng mga nung damage ng power of nature dito ni Ruby Didi. Isang ikot niya ng ganon. Halos mamula-mula na rito ang mga members ng RRQ. This only means itong grak talaga na to, pinractice talaga nila to. Assassin Emblem. Rob, nagme-make sense eh. Kasi yung grak, makunat siya naturally. Even though na time and time again na nerf na siya, pag dumikit siya sa wall, kumukunat, diba? Totoo. Tapos meron ka pang support na Matilda, napapakunatin ka pa lalo, tapos may digi pa. So ngayon, ang kailangan mo na lang i-build, damage. And the more damage you have, the more damage of the power of nature, the clothesline from hell, lalong sumasakit. Exactly. Ito na ngayon, RRQ Hoshi, they are the ones controlling the game nitong mga unang bahagyan nitong laro na to. Pero somehow, yung mga Burmese, itong Burmese, look at the positioning dito, ni Ruby Didi. Halos sinasabayan niya yung Roger doon sa may top lane. Ipapalo niya na yan. Yeah. Oh, sahay ko lang. Ito kasi yung hero na nagwo-wow eh. Si Grak. Actually, milirap yan dati. Yung sayaw niya ngayon, wow na. Kada ikot niyan, wow, ganun. Nako. E mamaya, makikita natin yon. So, ang ibig ko sabihin kasi dito, Rob Luna, ang wow kasi biglaan, di ba? Oo. Yung power of nature, minsan binibiglaan yan eh. Yung magulat ka na lang, tatamaan ka. Mm-hmm. And somehow, medyo naging malalim yata dito si Ruby. Oh! And so, hindi sumakto. May kanyang lycan pounce, umefect pa rin doon yung knock-up from the wild charge. May ganun palang mechanic, no? Mm-hmm. Na pwede ka pa rin tamaan ng wild charge. Siguro kung nasaktuhan niya yung timing, makakalapit siya doon. Pero speaking of timing, si Navy Amo na timingan dito. Let's see, na ma-time journey na siya. Lima dito, side ng RRQ Oshi yung tabi-tabi. Yun na yung Raging Sandstorm na hindi tatama dito. But meanwhile, RRQ Oshi will just transition to the Lord. Nako, pero sabi ni Psycho dito, kailangan ko mag-box out. Psycho, lumuhod na. Nag-heal siya dito. Pero sabi ni Kuya Albert, dito lang ako sa may bandang Lord. Nasa likod si Ace dito. Tignan natin, sino ang makakuha ng Lord? RRQ Oshi, nagtatabi-tabi lang sila. D comes in with the first kill. Kuha lang ng stacks. Pero mukhang wala magkakapatayan. Bravest Fighter coming in. Lemon, there you go. Blazing Duet ang mauuna si D dito. But those are the heals mula kay Kid. And si Kid ang unang mawawala dito. Wala ka ng Guiding Gloom. Pero meanwhile, Ruby Didi will take down Lemon. Ay! Dalawa pa nga ang nawala. Actually, tig isa para sa dito sa dalawang teams. Magulo ang nangyaring laban, Rob Luna. Miscommunications, mistargeting. Pero I think ang lamang sa position doon, Burmese Ghouls. Burmese Ghoul talaga yung naging lamang doon. Pero ito na, hinarangan pa na dito si Vin. Pero going back doon sa may teamfight na yon, Manjin, ang nangyari kasi parang nawala sa focus yung RRQ. Nakita nila na magtatago doon sa may top si Ace. So alam nila ngayon na may Hayabusang nag-aabang sa likod. So hindi na nila kinuha agad-agad yung Lord. And somehow, nakita na rin nila na ikot na rin si Ruby Didi sa kanyang grak. So somehow, para silang na-sandwich doon sa position na yon sa may Lord Pit to the point na nagkawatak-watak sila nung naghahanap sila kung sino ang dapat nilang i-focus fire. Oo, na-sandwich method. Yun yung nangyari. Kaya parang naubos din yung skill nila eh. Oo. Kaya nalito na sila kung sino ang focus fire eh. Nako, ibang klase to, Rob Luna. I can't believe my eyes, RRQ. Hirap na hirap. This is by far the first time natin nakita itong team na to na nahirapan, and given that lineup na binabato sa kanila ngayon ng Burmese Ghoul. Yeah. Wow. Man, lalong bumibilis kasi eh with passive eh nitong Matilda, tama? The ancestral guidance. Oo. Kapag nag-blazing duet ka,
parang lalong bumibilis, parang hindi mo kailangan 10 stacks eh. Hindi talaga kailangan ng 10 stacks. Nakita mo yung mass damage na ginawa nila doon kay Psycho. Hindi na nila hinayaan pang bumagsak with a raging sandstorm. Oh no, mukhang God is back talaga. Pero yung 7 force counter go na meron dito. But nice one, charge! Oh! Mula dito sa side ng Burmese Ghouls. Ubus! And the Burmese Pythons. Ace, ladies and gentlemen, and company, taking down 4 heroes by the side ng RRQ. Oh, she! Naku po! Ace, making the plays for his team. Nice wild charge counter go for Ruby DD. This Grok is doing wonders para sa Burmese, Kuya Rob. Yung wild charge dun sa tatlo, halos nawala. I mean, RRQ, Hoshi, they are on control onto this game. Then suddenly, doon sa awkward Lord fight na yon kanina, up until now, hindi na nila ngayon ma-figure out. Paano ba tayo mag-initiate dito? How can we win? Yun pa, how can they win? Pinasok na nga nila, nilabanan nila yon. Kaso hindi sila makasabay. In terms of AOE, yung sakit na ng damage dito ng Claude. Let alone, pagka may magbaback pa sila, iwa-wild charge sila doon. Pabalik. Sa likod. Look at the itemization dito ni Ruby Didi. Ruby Didi is going for probably a BOD. B-O-D, pero gawin mo ng B-O-double-D dahil ngayon, kailangan na ng D ng RQ Hoshi para makapag-defense dito sa ating laban. Flicker out para kay Ruby DT dahil walang mamamatay sa side ngayon ng Burmese Ghouls. Habang si Psycho dito ay sumasycho lang with the Desert Tornado. Tower down in the top lane. Burmese Ghouls with the discipline, ladies and gentlemen, and will probably in a while end this game. Let's see, Albert going for the counter go, but those are the quad shadows mechanics para sa side ni Ace. What is happening, Rob Luna? Nakakagulat to. Nakakagulat talaga to, Manzin. This is not we're expecting this kind of lineup na mapupull off ngayon dito ng Burmese Ghoul. Kaya nga nasabi natin kanina, it was RRQ's game to win during the early game. Pero ang tanong, nakapitas na naman dito si Ace. Wow. Ako, delikado dito with a Circling Eagle papunta dito kay Lemon. Ako, Manjin, this might be it. Oh, no. Lemon, now pulado ngayon. Psycho comes in with the Raging Sandstorm. Nagpakunat ng onti Psycho dito. Pero nako, ninakawan pa rin siya dito ng movement speed because of the Art of Thievery. That is another hero down for the side of RRQ. 22 seconds for Vin and this Grok. This Grok side lane. Rob Luna against a Harit. Nagme-make sense pagdating sa late game. Mm-hmm. BOD na nga ata ito ngayon. Oo. Malapit na. Pero look at the itemization. Meron siyang Bloodlust Axe, Manjin. And that only means once nag-power up nature siya, halos mababalik. Kumbaga, somehow pwede rin siyang tank pa rin siya in a sense kasi nababalik yung mga damage. Na-absorb niya. Then from there, pwede niyang ibalik through the spell. Totoo. Bam. At saka base, yung ano kasi, yung power of nature, yung Bloodlust Axe, base kasi yan sa damage na maibibigay mo eh. Yes. Yung magiging lifesteal mo eh. And counted kasi yung power of nature as a physical attack. Mm-hmm. So basically, alos 2K, 1K din yung nababalik sa kanyang buhay. Ayan oh. Totoo eh. Saka ano eh, ano din siya eh, di ba? Meron naka-assist sa assassin emblem siya rito, Manjin. He has actually, may penetration din siya. Lemon might actually fall dito. Ni-retry na siya ngayon dito. Kaya, yes. Oh my G! This Grok! Nawala na ngayon mga kaibigan. Itong si Lapu-Lapu, tinake talaga ni Lemon yung risky play na yon para lang maubos dito yung minions as Ruby DD is now going ham. Albert will also fall down. Naku po, the Soul Bloom pa nga. Mega kill mula dito kay kaibigan D. And Rob Luna, wala man dito si Ruby DD, pero mukhang mabibigay niya yung victory sa side ng Burmese Ghouls. Naku, si Psycho, sinay ko niya yung sarili niya. Pero sabi ni D, I don't care. Burmese Ghouls now up 2-0 para dito sa best of 5. Match point para dito sa Myanmar squad as they are one win away to be able to secure the grand finals slot. Look at the faces, Rob Luna. The faces of Burmese Ghouls, even though nanalo sila, para bang gutom pa rin sila manalo for the next game. Wala. It's pure seriousness
And look at the doubts ngayon na nakita natin kanina for the side of RRQ Hoshi. Mm-hmm. Na they're in shock na, why is this happening? Ba't tayo natatalo? Sa ganitong lineup, Grock, Matilda, Diggy, on the same lineup, the sustain is real. Oo. I may say, time and time, they had that game. You see R7, sa may top lane, yeah. Pinahihirapan niya doon si Ruby Didi. Pero like what you've said during the cast kanina, Manjane, yung Grock na yon, hindi siya man kasing, kumbaga hindi siya ganun ka-reliable during the laning phase. Yeah. Pero nung come alone na magpa-5v5 na tayo, doon na natin nakita, nagbimake sense kung bakit sila pumili dito ng Grock. The damage nandoon, the sustainability was there as well. Saka yung ano eh, kung mapapansin mo rito yung mga members dito ng Burmese Ghoul, alam mong yung mobility nila parang kaya mong, pwede mong mang-kite. Uh-huh. Pwede mong i-kite technically yung mga members dito ng RRQ. Kung mapapansin mo, Ruby Didi, pwede siyang umikot-ikot with the Grock na hindi siya basta-basta mahuhuli. Let alone, kahit yung si Ace has a perfect positioning every time sa mga laban. Kumbaga, alam niya kung sino yung pipitasin niya eh. There was a certain team fight na pinitas nila si Lemon, which is the lapu-lapu onto the back lane, uh-huh, wherein may chine-chase yung ibang members ng RRQ. And I may say, itong ganitong klase ng playstyle ng Burmese Ghoul, parang ang hirap basahin. The draft, kung titignan mo, medyo sketchy siya. Pero kasi, nagme-make sense yun sa style ng laro nila eh. Yeah. Diba? Na para bang alam nila na eto dapat yung i-draft nila, eto dapat talaga yung gawin. Mm-hmm. Yun yung sinabi mo kanina eh. And yeah, R7, dead lane na yun eh, para sa Grock. Mm-hmm. Na-outlane niya na yung Grock eh. Pero kasi, tumagal pa yung laro eh. Parang nawalan din sa focus dito yung RRQ na, teka, sino ba tatargetin natin? Oo. Yung Grock, yung Hayabusa, o yung Claude? Kasi I like the adjustment na meron yung Burmese Ghoul na ginawa kanina. Nung alam nilang yung Claude ay lugi sa harit, mm-hmm, nag-switch. Oo. Sana nag-switch din ata yung RRQ eh, pero nag-stay yung RRQ eh. Posible. Nag-sinwitch nila yung kanilang mga side lane. But here are the item build here. Both of the teams. Pero alam mo man, Jin, na naisip ko lang, going into the third game, there is one thing ngayon na sobrang gamay na gamay ng Burmese Ghoul. Alam mo kung ano yun? Ano yun? It's the Diggy. The Diggy I may pick. Say, they have to ban the Diggy. Kailangan na iban. Kahit hindi nila to ganun nirespeto on the first two game, they have to respect it. Why? Kasi hindi sila makapag-draft kung ano yung usual draft nila. Totoo. Kasi nag-second guess sila na counter kagad sila ng Times Journey. Then, ginawa na to before ni Coach Doc.